So ito na yung kanan dalang natin, no? Yung iba, nagki-create sila ng diamond. So kaliwat kanan na panang manok, no? Ayan, kaliwat kanan. For example, ito yung panang manok. Ayan, hihilahin nyo ngayon. Magki-create po yan ng diamond. Papantay nyo yung dalawang tuhod niya. So tuhod. Tuhod. Then tuhod. Ayan, dalawang tuhod. Kita nyo yung dalawang tuhod na yan. Pantay nyo yan. Pag hinila nyo yung panang manok, magki-create ang diamond dyan. Pansin nyo. Kikreate kayo ng diamond dyan. Pansin nyo. Nag-create siya ng diamond, no? So, letter B. Diamond kasama yung kuko niya sa baba. Ayan, no? Kuko niya, oh. Ka-diamond yan, oh. Ayan. So, mag-create kayo ng diamond. Ayan. Ngayon, pag na-create na kayo ng diamond, ah. Diamond. Hindi yung matuli sa diamond kasi may matuli sa diamond. Alas 12 yan. So, ang diamond nyo. Diamond. Pa-letter B. I-create kayo ng letter B. Ayan. Tapos aasintahin nyo yung puwit ng manok. Kasi iba sa puwit talaga umaasinta ako kasi umaasinta rin ako sa puwit pero minsan talagang hindi puwit ang inaasinta ko. Ang inaasinta ko is 1 o'clock. Lagpas ako sa puwit. So ito yung butas ng puwit. Dito ako nakaasinta. Ganyan ako. Ayan, ayan. Ito. Ayan o. Lagpas ako. Ayan. Ayan. 1 o'clock ako masinta. Hindi ako nag-aalas 12. 12:30. Ayan. May mga iba-iba kasing asinta eh. May pang alas 12. May 12:30. Alauna. 1 o'clock ako. So 1 o'clock ako yan. Ito yung paano manok pantay o. Pansin nyo. Ito yung tuhod. Tuhod. Pantayin nyo yung tuhod. 1 o'clock. Ito yung pet ng manok. Ayan. Ayan ako masinta. So pagka okay na, naasinta nyo na nag-create kayo ng diamond. Create kayo ng diamond, no? Pag-create nyo ng diamond ngayon, pwede nyo na ang ano. Ang safety na paghahawak ng ano, safety. Ang safety na paghahawak. Ito ilalagay nyo sa ibabaw. Ilalagay nyo sa ibabaw. Tapos, ito rin tali. Tanim bit-bit. So, ang pinaka-safety dyan, pag gumalaw ang paa ng manok, gagalaw at gagalaw kasi yan, hindi natin maiwasan. Hahawakan nyo agad yung kanan. So, pag hinawakan nyo yung kanan, hawakan nyo na madiin, hihinto yan. Pero kailangan nyo mahawak doon sa manok, kailangan hindi rin malikot, maayos pa rin. Pag huminto yung manok, saka nyo ituloy yung bitbit. So, bitbiran natin. Papaita ko naman sa inyo paano umasinta nung dulo ng tarik sa tahit. So, kasinta ko rito, tuhod ah. Tuhod. Inisinta ko pong tuhod. Itong tuhod. Pinakatuhod ng manok. Inisinta ko yan ng buto. Kasi mapapansin nga, no? Basta yung tuhod ng manok sa loob. Ay, diba ito yung dalawang paa? Sa loob ah. Ito, tuhod na to. Ito. Yan, hanggang tuhod na yan. So, sa sunod na video, pakita ko sa inyo with pentel pen. Dito muna tayo. Para meron kayong guide. So, yan na yun, no? Ito na yung tamang hawak. Ito sa ilalim. Ito sa ibabaw. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Sa dalawang garol. Ayan. Nakaganyan. Ganyan akong hawak. Ayan. Tapos, maharandaman nyo na yung manok pag kisipa. Gagalaw kasi yan. Pag sumipa yan. So, hawakan nyo agad yung kanan. Pag hinawakan nyo yung kanan, hihinto yan. Diinan nyo. Kung masyadong madiin, yung sakto lang, ihinto yung, ano, yung paanang manok. Pag huminto, sa kanya ituloy yung bitbit. So, bibitbiran natin. Asinta na natin. Hindi pa tayo tapos. Meron pa tayo yung tawag na isa pang, ano. Ano na ako dito, pag nag-rollo ako. Sige, bibilangan natin, rollo-rollo tayo, no. Pito-pito kasi ako dito. 7-7. So, 1. Ito ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pagka 7 ko, iaangat ko ngayon. Iaangat ko ngayon. Sa taas din, ito rin. Ito. Tapos ngayon yung hawak nyo, syempre, i-adjust nyo na. Pwede nyo nang hawakan dito sa may tuhod banda. Ayan.
magawa ito, oh, didiin na niyo pa rin ito. Didiin na niyo pa rin yan, yan. Dito naman kayo sa ilo, yan. Yan, one, two, three, four, five, six, seven. Pagka seven nyo, lock. Lock. Sabihin lock, ikot nyo rito ngayon, lock. So, nakalock na yan, no? Ngayon, punta kayo sa may tahid. Check nyo natin yung tahid. Yung tahid, yung dulo ng tahid, at saka yung dulo ng pare. Kailangan. Hindi mataas, hindi rin mababa. So, dulo ng tahid, no? Ayan, tulad nito. Ikot nyo pa. Kailangan itong tahid, yung dulo ng tahid. Dulo, punta kayo sa dulo. Dulo ng tahid. At yung ayan. Okay. Ayan. Ayan. Sakto lang yan. Ang tawag rito is, nasa, ibig sabihin, tama ang kasa nyo. Kasi pag sobrang taas yan, pansin yan, maray, baba natin. Pag sobrang yung dulo ng tahid yan, sobrang baba niyan. Sobrang high point niyan. Ang hirap tumama niyan. Kailangan ang manok niyo eh. Kailangan pa sobrang liyat bago ipatama yan. Kung tutuusin nga, tawag dyan naka midpoint lang dapat kayo. Dapat sa baba pa nga rito, hindi lang eksakto. Ito kasi kinakasa ko to sa mga ganito, yung dulo-dulo high point sa mga santong manok. So kung makiskis ang manok nyo, high point, medyo hindi siya akma dun sa palo. Kasi ang manok, ang palo, nakaluhod eh. Nakaluhod ang palo ng manok, nakasayad sa lupa. So nakasayad sa lupa yung tuhod niya. So ito yung, ito yung tuhod ng manok, no? Ito yung, for example, yung pari niya. Ito yung paa. For example, yan. Ito yung paa. Iluluhod niya to. Nakasayad tong to sa lupa. So pag nakasayad dyan, at ang paa ng manok nyo, nakasayad dyan, no? Ito yung paa ng manok kasi hahampasin niya yung kalaban, eh. Ang hampas kasi ng paa ng manok is, umiikot. Umiikot po yan. Papaganto ang palo niya, no? Paganyan. Paganyan. So, ang palo niya, ito. Pag pinalo to ng manok, paganto. Gumaganyan niya, no? Yan. Gumaganyan, no? Parang karet ni kamatayan. Yun, gano'n, no? Yan ang palo niya, no? Yan. So, kung naka-high point ka, ito, para sa mga salto lang to, yung ganyan palo, salto. Yan, salto. Para sa mga salto, okay lang mahaba. Kasi ibabaw naman sa ere, paano mapapanggal. Salto, okay lang, walang problema. Pero pag ang palo ng manok nyo makiskis, tapos naka-high point kayo, so likod yung tatama. Likod ng tari yung tatama. Likod. Ito yung tumatama, high point. Kailangan na naka-midpoint, kailangan nandito lang yung dulo, yung pinaka-tip nyo. Nandito lang dapat yung pinaka-tip nyo. Kasi pag ang manok, pag lumuhod yan, tutupiin niya yung paa niya. Hindi naman tinutupi niya ng tuping-tupi eh. Ang paa niya nakabuka pa rin eh. Agad niya lang paa ng manok pagka tinupi, bago humampas. Hindi niya itutupi masyado yan, yung tuping-tupi. Hindi yan, ganyan lang yan. Sunod-sunod na palo lang yan. Pero kung naka-midpoint kayo, medyo mababa yung tari nyo, hanggang dito. Pumapasok sa katawan, pak, naka-pull slasher kayo. Wasak ang patama nyo. Swak na swak. Hindi ganun kahaba, mas naka-midpoint pa, pasok. So, ganun ako magkasasa mga makikiskis na manok, tulad ng mga hatches, sweater. Siyempre, kailangan alamin nyo rin yung palo ng manok. May palo kasi ang manok na tutuka muna bago pumalo. Pag tumuka kasi ang manok, pag pumalong ganun, yun yung mga digita na palo. Hindi niya pwedeng kasanang mahabang tali yun. So, babara yun. Pagpasok ng ganun, tumama sa buto. Hindi na mahuhugod yun. So, kung ang tali nyo is medyo mababa, midpoint, hindi naman sa'yo mababa, low point. Kasi may low point, midpoint. Depende sa kasa. Ako kasi nagkakasa ako sa mga makikiskis naman. Yung talaga mabibilis yung umpas. Midpoint. Yung akma lang sa tuhod. Mamaya, sa susunod, tuturo ko naman sa inyo paano yung sukuhan yung sukat sa tuhod. So, dito muna tayo sa mga palo. So, yun na, no? Bibira nyo na. Pito. So, pito uli. Pito uli sa ibabaw. One, two. Siyempre, kailangan yung safety.
safe.